Miss, good morning. Good afternoon. Morning. Kinakabit na nila yung bubong para sa terrace. Doon yung si Barod. Nakalibur dyan. So, hirap yung... Nagdagdag sila ng ano, bakal dun sa may gitna. Para sa lagayan ng simento. Agwa, Corilla Cacro, may nagbebenta ng ano, cucumber. Mula. And yun guys, na-receive ko na yung aking tuyo. At may mga chocolate. Chocolate na galing kay Judy. Tapos, may mga chocolate na yung parang bato. Naku, matutuwa si Asher doon. Tamang-tama, nasundo na si Asher nung, ano, nung nakuha ni Asis yung pinadala. Bali, pinadala dito ni Cecil yung bayaw yata niya. Pumunta ng parsa, kaya idinaan dito yung ano, idinaan dito yung... Idinaan dito yung ano yung tuyo ko na galing kay Sis Mila. So ayun, kaya magpapasalamat ako sa mga Chitwan Mamis na ano na na pinadala talaga yung tuyo dito sa amin kasi wala talaga akong time umalis ng bahay. Ayun, and syempre kay Sis Mila, thank you so much kasi naambunan ako sa dried fish. Ayan. And mas excited pa sa akin tong isa kumain. Binilad ko kasi, binilad ko. At gusto nang ipaluto. Gustong tikman ni Asis yung pusit. Sabi ko, wag muna ngayon. Saka na. Kasi nga, binilad ko pa. No. So ayan guys, oh, nagdagdag na sila ng semento para sa poste. Ayun. Kasi ikakabit na yung ano, ikakabit na to, itong bubong. Kaya pinadagdagan na. Bali, ano, isang buong yung bakal na nakatayo, isang ganun yung ano, one foot. Bali yung ano ko. 1 foot yung ano yung idinagdag na taas. Tapos, ito yung sinasabi ko na uupuan ba? Yan, uupuan siya na ganito sa gilid ba? Ganyan. Then, ito, open lang. Ganyan lang siya. Para may matambayan sa harap ng bahay. Hi
Hi guys, so tignan nyo yung sa harap ng bahay, oh. Nakabit na nila yung bubong, may bubong na siya. Sabi ko nga kay Asis, linisan yung bubong kasi ang dumi. Yung apak-apak kanina, may mga simesimento. Sabi naman nung isa, malilinis na daw yan kapag umulan. Bali, ayan na yung harap ng bahay, tingnan nyo. Nakakatuwa lang. Welcome to Asher's House. Ayan. Asher's House. May ano yan, may... Actually, may kwento. Ay, hindi naman siya totally kwento. Kung bakit Asher ang pangalan ni Babu, kasi alam nyo naman, di ba? Hindi ko lang ipinangalan dahil nasa Bible siya, ganyan. May ibig sabihin kasi ang Asher, guys. So, share ko lang sa inyo, sa Old Testament, nakasulat ang pangalan na Asher. Bali, isa sa anak ni Jose, ni David. Ay, sino ba yun? Basta isa sa anak ni Jose yata yun. Di ba may 12 na anak yun siya? So, yung pangwalong anak yata niya, ang pangalan Asher. Ayan. Basta nasa Old Testament yun, guys. Nakalimutan ko na, hindi ko na talaga tanda. Ngayon, sa Hebrew, ang ibig sabihin ng Asher ay blessed and happy. Yon. Ang sa Greek naman, ang ibig sabihin ng Asher is happiness. Kaya yun ang ipinangalan namin kay Asher. Kasi nga, alam nyo naman na may edad na ako nung ipinagbuntis ko si Asher. Kaya nagkataon na yun yung nakita ko pangalan. Tapos yun yung meaning niya, blessed and happy. Kaya yun ang pangalan niya. Kaya nung pinapatayo tong bahay, and tinanong ko nga dun sa bata kung kaninong bahay yan, ang sabi niya, Asher's House. Kaya yon, Asher's House, ibig sabihin, blessed and happy house. Yan. Welcome to Asher's House. Ang ganda lang kasi sabi ni Asis, mukhang bahay na talaga siya kasi naikabit na tong terrace. Parating na yun si Asher, half day lang sila ngayon. At saka walang bag. Hindi pinadala ang bag. And yun nga guys, bali almost 80% tapos na yung bahay. Matatapos nila hanggang bukas yung paglalagay ng floor, yung palitada, tapos paglalagay ng kulay ng floor, tapos na. Hanggang bukas tapos na, so totally tapos na siya. Loob ng bahay tapos na siya. Bali, ang naiwan na lang sa loob ay yung tiles at saka yung granite sa countertop. So yun na lang yung natira. Inaantay namin yung plumber. Hindi pa dumadating kasi yung plumber. Kaya yun. Then after nun, ang kulang na lang talaga is bathroom na lang talaga. Yung toilet bathroom, yun na lang talaga yung aantayin natin. Kasi kailangan siyang patuyuin ng matagal, patigasin ng matagal para iwas crack. May nabasa kasi ako dun, sabi niya bakit daw patatagalin hanggang 15 days, eh pwede naman daw 2 to 3 days. Hindi siya pwede ng 2 to 3 days kasi kapag minadali yung slab sa may toilet bathroom, magkakaroon ng crack yan at may posibilidad na bumagsak. So, iwasan natin yung pagkakaroon ng aksidente after. So, kaya yun yung ibinigay nila para tumigas, matubigan, matpatuyuan, matubigan, tumigas siya kasi yung ipapatong doon ay 1,000 liters na tangke. Tapos yung bakal na gagamitin, yung stand, yung magiging stand ng tangke. So, ilan yon, mabigat yon. So, abutin siguro yung bakal. Di ko lang alam, mga 7 kilos yung bakal na magagamit nila. Depende kasi 4 feet yung taas ng bakal. So kailangan talaga matibay. And yung kapal ng slab ay 4 inches. And yung bakal na ginamit ay dikit-dikit. Ganito siya. Ganito kadikit yung bakal. Ganyan. Square-square siya na ganyan. Para matibay. Kasi kausap po si Papa kahapon, si Papang ko, sabi niya gaano kadikit yung bakal na inilagay nila. Sabi ko yung ganito, ganyan siya. Alam niyo yung perfect square na maliit, ganyan. Dikit-dikit siyang ganyan yung inilagay nila. Then, sabi ng papa ko, tama lang para matibay nga yung slab.
Kasi nga, 1,000 liters yung tangke para maiwasan natin yung pagkakaroon niya ng crack or alam nyo yon magkakrack tapos baka bumagsak nga. So, delikado. Kaya, 15 days. Sabi nga, huwag madaliin. Huwag madaliin at matatapos din naman yan. So, yon. So, ayan na yung bahay natin. Dami kong daldal na, dami kong kwento. So, tapos na ang floor. Wala na, tapos na. Ang aantay na lang talaga natin is yung magpintura. Tapos, yung toilet nga, yun na lang aantayin natin hanggang matapos. Pero 80% tapos na talaga yung bahay. At yun, sabi ko bakit nakababad yung floor? Kasi may tubig mga dalawang araw na ngayon. Sabi nung nagtatrabaho para iwas crack daw, kaya binabad sa tubig. So sige. So yun na lang guys, yun na lang yung aantayin. Yung usually yung mga mabibigat na trabaho wala na, tapos na. Antayin na lang namin talaga kung kailan magpapintura. Antayin na lang talaga kung kailan matapos yung bathroom. Kasi yung bintana, madali na lang yung bintana. Ikakabit lang yun, yung slide. Ay, hindi sliding yung window namin. Di open. Yung direct papasok ang ang hangin. Mahirap ang sliding dito guys. Kalahati lang ang nakabukas pag sliding. Mahirap. Sayang yung hangin na papasok sa loob ng bahay. So, although aluminum yung pinagawa namin na tapos tinted siya, color blue din, nakamatch siya sa nakamatch siya sa bubong. Tinted, kasi dalawa yun black and blue. So sabi ko black na lang, ay blue na lang sabi ko, blue na lang. So yun, pero hindi siya sliding, open siya na ganyan. And yung grill, sabi ni Asis, yung grills madali na lang yun welding lang din yun. Tapos yun, pintura, tapos na. Malapit na talaga. Yun nga lang, matagal talaga yung bathroom, kaya medyo ma-move yung paglipat, yung lipat bahay natin. Malapit na silang matapos. Kumakain ako ng cucumber. Saka nagluluto ako ng kanin. Tapos na sila sa loob. Kukulayan na lang. Tapos itong mga natirang semento ilalagay dito. Yung dun o. Oh. Ayan, ayan. Sa may wall. Bali, hindi na pumasok yung labor. Bali, yung katukatulong niya si Asis. Si Asis na yung tumulong sa kanya. Nag-assist. Kasi nga, ito na lang din naman yung gagawin. Ayan. So, hindi na masyadong kailangan ng tao. Kaya silang, si Asis lang at saka yung anong tawag ni Asis dito. Kasi, parang yung asawa kasi nito, kamag-anak ni father-in-law. Parang pisa yata. Papa! Papa! What do you call to Ramsing? Because the wife is papa's relative, baba relative. What? Wife? How do you call for him? Uncle? Cousin? Join. Ah, join. Parang bayaw. Bayaw ni Asis. Kasi yung asawa niya, kamag-anak ni Baba. The wife, Baba's relative. Join is bayaw. Yan. Bayaw. Tapos na. Kulay na lang. Papatungan na lang ng kulay. Tapos, sa may terrace na. O, tapos na.
Tapos ang trabaho. So ayun guys, i-end ko na rin ang aking video for today guys, kasi magluluto na ako ng ulam, nagluluto ako ng kanin. So thank you again for watching, sa lahat po ng sumusubaybay sa ating video everyday. Thank you so much po sa lahat ng mga sumusuporta, walang sawang sumusuporta sa ating video. Thank you so much guys. And of course, dahil sa walang sawang suporta nyo, ito na po yung ating bahay. So maraming salamat everyone. God bless us all and see you tomorrow.